Hey guys, so welcome back to our channel. So today, usapang pangkalusugan tayo. Narinig nyo na ba ang miracle plant na ito na hatid ay napakaraming benepisyo? So stay tuned lang po tayo at mamangha sa kakaibang halamang ito na hatid ay lunas sa iba't ibang karamdaman. Pag-uusapan natin today ay ang halamang Butterfly-pea or CLITORIA TERNATEA or blue ternate kung tawagin dito sa Pilipinas. Siguro ang ilan sa inyo ay narinig na ang tungkol sa halamang ito. Sa videong ito ay kilalanin natin ang blue ternate at ang mga benepisyong hatid nito. Blue ternate tea, also known as Clitoria ternatea, commonly known as Asian pigeon wings, bluebell vine, blue pea, butterfly pea, cordofan pea, and Darwin pea. This plant is native to equatorial Asia, including locations the Indian subcontinent and Southeast Asia, but has also been introduced to Africa, Australia, and America. It grows as a vine or creeper, doing well in moist, natural soil. The most striking feature about this plant is the color of its flowers, a vivid, deep blue, solitary with light yellow markings. They are about 4 centimeters long by 3 centimeters wide. The flowers of this vine have the shape of a human female genitals. The bright blue petals from the flowers of the butterfly pea plant have been used as an ingredient in herbal tea drinks throughout the region for centuries, as well as used in cooking. The blue flower imparts its blue color when steeped in warm or hot water. Kakaiba pala talaga ang halamang ito. Ganito naman ang itsura niya kapag nilagay mo siya sa tubig. Pwede mo siyang haluan ng lemon at honey kasi ang blue ternate noon siya na may pagka-earthy and woody yung lasa niya. Pag-usapan naman natin ang iba't ibang benepisyo na makukuha mo kapag gumamit ka nito. Dami pala talaga ang benepisyo na makukuha mo sa halamang ito kapag gumamit ka. Biruin mo, magtatanim ka lang nito sa labas ng bahay nyo at sangkatutak na na benepisyo ang makukuha mo for free. Abay, pasok na pasok yan sa mami na katulad ko. Healthy na, money saver pa. Alam niyo rin ba na pwedeng kainin ang blue ternate? Yes, tama ang narinig. Literally, pwede mo siyang ihalo sa kung anuman ang kainin mo. Kasi it's edible and it's very healthy.
natutunan kayo at may nakuha kayo mga impormasyon tungkol sa Bluternate. Personally, gamit ko to everyday. Ang ginagawa ko is kumukuha ako ng 5 bulaklak, nilalagay ko sa tasa at nilalagyan ko ng mainit na tubig. Kapag nakita ko nang nagbublo na yung tubig, inaalis ko na yung bulaklak at nilalagay ko na yung kape ko. Unlike sa iba, ginagawa talaga as pure. Sa akin, siya yung pinakatubig ko sa kape ko. Yun yung ginagawa ko everyday. Ang effect niya sa akin is mas maluwang yung pakiramdam ko. Ganun. Tapos hindi na sumasakit yung ulo ko. Tsaka magaan yung pakiramdam ko since gumamit ako ng Bluternate. Kasi nung nanganak ako sa bunso ko, nagiging maingat na ako sa kinakain ko at nagmo-monitor ako ng blood pressure ko. Kasi nung pinanganak ko siya, nagka-hypertension ako. So I'm very careful. Kaya nung inirecommend to ng kaibigan ko na may hypertension din, na effective daw talaga, so hindi ako nag-atubili at tinry ko talaga. At yung effect sa akin naman, yun nga, yung maluwang yung pakiramdam ko, hindi na sumasakit yung ulo ko, ang gaan-gaan ang pakiramdam ko, maayos yung tulog ko sa gabi. And when it comes to my blood pressure naman, naging regular yung blood pressure ko kasi minomonitor ko yun daily. So yun yung naging effect ng Bluternate sa akin. So malaking tulong talaga siya kasi libre na, nasa bahay ka lang. But of course, you have to exercise also at the same time. Hindi naman pwedeng iasa mo lang sa Bluternate. But it's an added, yung parang bonus na ba? Bonus na siya to be healthy sa mga kinakain mo and to be healthy in a natural way. So, yun talaga yung naging effect ng Bluternate sa akin. So, thank you so much guys for tuning in. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Kung nagustuhan nyo man, please like. Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. At doon sa mga bagong subscribers namin, maraming salamat sa support. Until next time, bye!